see kung gaano kabilis yung internet dito sa Airbnb ko. Let's try. Good morning. Okay, so it is Monday morning pala. Wait nga, ilak natin para safe. Wait nga, ayaw matanggal. Okay, wait. Saan oras na ba? 5:47. It is 5:47. Tingnan natin yung sunrise. Let's see kung may sunrise. Ayun ang sunrise. Good morning, Kev. Good morning po. Ayan ang sunrise. Kaso, nag-rise na ba siya? Good morning. Ayan, napakaganda ng dagat. Ang ganda niya pag walang tao. Diba? Kagabi medyo umulan ng konti. Pero now, look at the water. Sobrang ganda. Mas mataas yung water ngayon. Masarap maligo. Kaso ayoko na maligo kasi mahirap magpatuyo. Ang damit. Mag-relax ako. Okay naman ako na nakikita kong ganyan. Ang ganda ng tubig. Ang taas. Kapon kasi parang mababaw lang. So, pag high tide talaga mas masarap maligo. It's very, very nice. Pumunta kayo dito. Sobrang worth it. Yun nga lang yung mga rooms nila, fan lang. Basta hindi kayo ma-art. May aircon yung sa room pero hindi nakasaksak eh. Parang iba nila ino-offer. Puro fan lang. So yan, ang ganda. Nakatulog naman ako kahit papaan. So ngayon, babalik na tayo. Ang check-out time kasi sa room is 9 a.m. So, tinanong ko si Kuya kahapon. Sabi niya, parang 10 a.m. ata yung bangka. Pero, syempre, magpe-prepare na tayo. Ipapack na natin yung mga gamit natin. O, di ba? Ang ganda ng dagat. Ipapak na natin yung mga gamit natin para ready na tayo. So, ngayon parang gusto ko ng coffee. So, titingnan ko. Pupunta ako mamaya sa... Ang ganda talaga sunrise. Pupunta ako mamaya sa... Ayan, titigan niya yan. Pupunta ako mamaya sa... tindahan kung tina-check ko kung meron silang... coffee. Alright. I'll see you later. So, bumili lang tayo ng kape. Kay Kuya ulit. So, nakausap ko si ate kanina. Akala ko siya yung dun sa yung nagbabantay dun sa tourism. Pero, nakikicharge lang pala siya.
Tapos, kasama pala siya ng family na nag-overnight. Sabi nila, parang 20 pala sila. So, sila yung kasabay ko pabalik. Eh, ang sabi nila, 8 o'clock daw. 8 o'clock daw sila yung magpapabalik dun. So, buti na tanong ko sila. Kasi, naisip ko, baka mamaya, mga 10 pa ganun. Kasi sabi nila, mga 10 pa. Eh, since sila naman yung sasakay sa sa bangka. So, yun, 8 o'clock. So, 6 na ngayon eh. So, meron pa tayong mga 2 hours. Siguro, magpapak na ako ng gamit. And, yun. So, siguro ilalabas ko na siya. Ilalabas ko na siya dyan. And then, so, aalis na tayo sa island. Babalik na tayo ng Tacloban. We're gonna say goodbye to the island. Alright. I'll see you later. Guys, so nakapag... napak na natin yung gamit natin. So, lalabas na tayo kasi baka maiwan tayo ng bangka. So, mahirap na kasi mahal. So, lalabas na tayo. Lalagay lang natin yung gamit natin sa labas. And, hintay natin dumating ang bangka. Tingnan natin sa tayo natin sa tourism. Kung ano ng kaganapan sa kanilang buhay-buhay. Tingnan natin kung anong update sa kanila. Ito ate si ate. Hello ate, kamusta? Ano pong oras yung bangka? Ah, pero sasabay ako dun sa family, di ba? Yung babae babalik. Sasabay mo? Oo. Tama po ba? Yung ano, yung kasabay mo kahapon, pagpunta dito, yun din ang kasabay mo pag-uwi. Ah, hindi kasi nag-day hike, nag-day tour kasi sila. So, ako, sabi kasi nila dun kahapon, kapag meron nag-overnight, pwede ako mag-overnight kasi may kasabi ako pabalik dun. So, yung mga nag-overnight, sa kanila ako sasabay. Tama po ba? Oo, parang uuwi na rin yung mga... Ayan. So, alas 8. Okay, so alas 8 pala yung... Alas 8 po dadating yung bangka. Okay, itong naka-studio sila. Ah, okay. Sige, sige. So, lingkod-lingkod lang muna tayo din eh. Hanggang sa dumating yung bangka. Lingkod-lingkod. Saan tayo maglilingkod? Saan natin alagyan ating gamit? Siguro dito na natin ilagyan. Saan ba tayo pwede umupo? Sige. Kuha na lang tayo na upuan doon. Para malagyan natin yung bag natin. And maabangan natin yung bangka. Let's go. So, nalagyan na natin yung bag natin dito. Hinihintay na lang natin na dumating yung bangka. So, alas 8 daw kasi yung pick up. So, hintay na lang natin. Ay, sige. I think mga basura siguro to na dadalhin niya pabalik dun sa kapilang island. I think siguro ito yung mga pwedeng i-recycle. Look. Bye island, bye Canigao. Parating na ata yung bangka natin. I think yan ata.
guys, ito na ata yung bangka natin. So, siguro pwede na tayong umakyat at sumampa. So, I think yung mga kasabay sa bangka. Opo. Hindi nagdala kasama? Ay, hindi. Galing pa po Manila. Nagbabakasyon na. Ayan. So, akit na tayo. Oo. Akit na tayo. Sila yung family na nagano dito. Nagstay. Dito na lang tayo sa unahan. Balik na tayo. Bye, Kanigaw. Okay, so nakabalik na tayo ng Matalom. So, siguro hanap lang tayo muna na pwede nating kainan kasi hindi pa tayo nag-breakfast. So, hanap po na tayo sa labas siguro kung saan tayo pwedeng kumain. And then, alamin natin kung paano tayo babalik ng Tacloban City. Okay, let's go. Guys, mayroon ako nakita dito ganito. Dito tayo galing. Tinan natin kung pwede tayo kumain dito. Bukas na po kayo? Bukas na kayo? Apo. Puro kayo mga chicken? Chicken na po. Fried? Ah, okay. Magkano? 40 po, sir. Okay, so kain muna tayo dito ng breakfast. Lagyan muna natin yung gamit natin. Dede, oh, so kakain muna tayo and then if we figure out natin kung paano tayo babalik ng Tacloban. Let's go. Okay, so tapos na tayo kumain. So sabi ni Kuya, may dumadaan daw ng mga Patacloban. Doon daw tayo magantay dun sa Municipal Hall. Kung saan tayo bumaba nung last time. So, punta tayo doon at hintayin natin na may dumaan na mini van. Mini, hindi, kung van ba, ewan ko, basta ba nata. Yun lang. I'll see you later. May dumadaan daw dito na Tacloban na van. Sabi naman nila, may dumadaan na Tacloban, di ba? Ito, may terminal po. Dito, ikuan ng mga Tacloban. Saan po? Ah, sa terminal mismo. Magkano po ang gandun? 25. O, sige, sumas. Dito po kasi sakay? Okay, sakay na tayo. Okay, so nakarating na tayo sa may terminal. So, hanap na lang tayo ng... Hanapin na lang natin kasi yung van papuntang
Tacloban City. Magtanong tayo. Tacloban City? Dito? Eto? Oo. Ah, dito daw ang papuntang Tacloban City. So, 5 pa lang ang tao. So, mag-aantay po ba tayo? Anyway, sige. Mag-chill na lang tayo dito. Hintayin na lang. Yung last time kasi pinuno pa nila eh. So, matagal pa ako nag-antay. Mga 1 hour or more than an hour. So, let's wait for now. Okay, nakarating na tayo sa Tacloban City. Aray ko. So it's 1:16. Ayan, so 1:16 pa lang. So siguro pasok muna tayo sa may Robinson's Place para makapag lunch tayo kasi hindi pa tayo nagla-lunch. At saka yung check-in time pa natin is 2 p.m. So i-figure out na lang natin kung paano tayo makakapunta dun sa ating Airbnb. So pasok tayo sa mall at maghanap tayo ng resto ba or kung ano man, fast food. Depende kung anong matpag-tripan natin dyan. At para makita na rin natin yung mall nila dito. I think this is the entrance. Parang high-end yung ano nila dito. Let's see. So nasa loob na tayo ng mall. Hanap tayo na pwede natin kainan. Parang gusto ko ng cake. Oh my gosh. Magkano yung cake nila? Haba silang chocolate mousse. Mamaya na tayo kumain ng cake. Ano ba? Ano bang pwede dito? Tayo sa taas yun natin kung ano yung meron. Kaya yung food court nila. Wait nga. Hanapin natin ang food court nila. Ayun pala, nasa taas. Yung food gallery nila. Tingnan natin kung ano meron doon sa taas. Parang wala naman masyadong option. Ano to? Tingnan natin tong Chicks Delight nila dito. Let's see. Ah, ito may mga Filipino food. Ah, no, parang feeling ko, parang mas feel ko kumain ng fast food. Parang mas feel ko kumain ng fast food eh. Tingnan natin. Hindi ko alam kung bakit.
baba na lang ulit tayo. Ito, Bagnet and Beyond. Parang gusto ko ng Bagnet. Tingnan natin, classic Bagnet. Order tayo. Kain muna tayo kasi napagod ako sa napakahabang biyahe. So, kain muna tayo and then punta na tayo sa Airbnb natin. Let's go. Okay, so tapos na tayo kumain. Tingnan natin kung makakabili. Sobrang pagod na ako, my God. Kailangan ko na magpahinga. So, pero gusto ko ng cake eh. Masarap kaya itong chocolate cheesecake na parang ang tigas tingnan. Chocolate cheesecake, masarap kayo. Choco moist. Siguro choco moist na lang. Let's buy. Pwede na tayo ng cake. So, pupunta na tayo sa ating Airbnb. Pero hindi ko alam kung paano pumunta doon. Hindi ko alam kung paano. Sana merong tricycle na pwede natin. Kasi nasa 1.6 kilometers lang naman siya. So, hindi ko alam kung may mga tricycle dito. Ang sabi, sakay daw tayo ng bilis na jeep. Tanungin natin si kuya, yung guard doon. The guard over there. Tanungin natin. Kuya, saan po dito yung mga jeep papuntang ano? Ay, yung mga jeep na mga bilis. Ganon. Bilis? Bilis? Oo. Saan ba? Diyan lang? At bang sa mall. Ah, okay. Sige, sige. Thank you. Ayan, sa harap daw ng mall. Mag-abang tayo ng mga dumadaan. Sabi kasi dun, sabi kasi sa instruction, magsakay lang, sumakay lang tayo sa tawag dito. Sumakay tayo ng jeep na bilis. So, bababa tayo daw sa my N Groove Studio. Tapat lang daw nun yung Airbnb. So, let's go. Ay, tingnan natin yung tricycle. Kuya. Ayan, so, kinontrata na natin si Kuya. 100 lang babayad natin sa kanya. Para hindi na tayo mag-jeep. Let's go. Tayo ni Kuya dito. So, nandito na tayo sa ating Airbnb. So, hindi pumasok tayo. Malaman natin kung ano nangyayari sa kanila. Kung saan tayo, ano. Dito. Dito daw, sabi ni ate. Kasi under construction daw sila. Saan? Dito? Dito? Diyan po. Diretso lang po. Taga dito ka ba? Opo. Hello po. May reservation. Ay, okay. Wait lang. Nag-check-in lang tayo. Let's go. Ayan, so ito na pala yung room natin. Airbnb. So dito tayo magsistay ng hanggang Friday. Dito tayo magsistay hanggang Friday. Buksan muna natin yung aircon. So,
Kailangan ko kasi ng mabilis ang wifi kasi mag-work po tayo dito. Let's turn this on. Ayan. So yan, bed lang naman siya. And ayan. So kailangan ko lang ng dito ako siguro mag-work. Check natin later kung speed ng wifi nila. Okay, let's go. Okay, so yan, so na labas ko na yung mga gamit ko, nalagay ko na yung ibang gamit ko doon. So ngayon i-check natin kung gaano kabilis yung kanilang internet speed. Let's go. Okay, so I think we're all good na. So matutulog na tayo. And tingnan natin kung saan tayo makakapunta bukas. Bye!